Mabuhay! Magandang araw sa ating mga mahal na taga-subaybay. Ako po si Pia Wurzbach and it's sad to say that this is our last episode for Holding Space Voices of Hope Series Season 1. Kung ngayon nyo lang po napapanood ang Holding Space Voices of Hope, ito po ay isang serye mula sa pagtutulungan ng Flourish by Love Yourself and Mental Health PH. Ito ay naglalayong bigyan ng boses ang mga kwento ng pag-asa at kung paano nakaka-apekto sa kanilang mental wellness ang kanya-kanyang laban sa buhay at kung paano mapagtagumpayan ito. This program aims to tell everyone that someone is out there physically, mentally, and emotionally to help them win these silent battles that they have in their life, regardless of time and distance. Previously, nakasama natin sa Holding Space si Roy, na isang advocate ng mental health. Ibinahagi niya kung paano ang naging proseso sa pagtuklas ng kanyang sexual orientation and how the society we are living in affected his journey to self-exploration. For our final episode naman, makakausap natin ng isa sa ating mga kababayan na higit na naapektuhan sa naranasan nating COVID-19 pandemic. Today, we will be here for her and just for a day on her healing process. The number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. And the number of affected countries has tripled. In 2019, the World Health Organization reported a new strain of coronavirus that is rapidly spreading and affecting people in Wuhan, China. And a few weeks later, this epidemic in China, which we now know as COVID-19, has seen affecting different countries across the globe. In a matter of 4 months, the WHO recognized this as a pandemic which continues to affect millions of lives. And here in the Philippines, it has affected more than 1 million Filipinos since the first case was reported and claimed more than 20,000 lives. Aside from the physical complications of the virus, COVID-19 also takes its hit on mental and emotional health of everyone, family members and close friends alike. It even gives us anxiety when we're going out to buy essentials and the paranoia of constantly thinking that we might contract the virus and could be a potential health threat to our loved ones. Today, we will be speaking with a mother para i-share sa atin ang kanyang kwento ng pagdadalamhati at pag-asa matapos maapektuhan ang kanyang pamilya ng COVID-19. Ito ang kwento ni Cherish. Hello, Miss Cherish. Magkumustahan muna tayo. Kumusta ka? Ito naman po, pinipilit maging okay. Siyempre, alam ko naman po, hindi nang gusto ng husband ko para sa amin. So, talagang kailangan maging positive yung pag-iisip ko na mag-move forward kami. Mm-hmm. And para alam din ng mga viewers natin, what happened? Actually, nangyari kasi nun, nilagnat lang siya. So, siya kasi yung tipo na tao na ayaw nagpapatingin. So, sinasabi niya sa akin na metoncellitis lang siya, which is lagi yung nangyayari sa kanya before. Pero ako, deep inside, parang natatakot na rin ako baka mamaya COVID na nga. Pero siya talaga, nag-stick siya sa hindi, tonsillitis. So, ako, syempre, tawag ako sa doktor kung ano yung mga need niyang inumin gamot. Then, parang ganun ang nangyari sa aming dalawa. Then, after ng, siguro sabihin ng mga 4 days siya nilagnat, then after 3 days, wala na siyang lagnat. So, assuming na okay na siya kasi nag-antibiotic na rin siya. Then, after 3 days, wala lang, nakahiga siya, nakahiga kami. Naisip ko lang i-check yung oximeter niya. Mm-hmm. Then, pag-check ko, nag-60%. Nung nilalagnat siya, chine-check ko, na normal naman, 95, 90, 99. Then, yun, kung kailan siya walang lagnat na, tsaka lang dun bumaba talaga yung oximeter niya. So, nagtawag agad ako sa tita niya, sa mga friend ko na nurse. Then, ayun, pinadadala na siya sa hospital. So, ang akala ko, yung 60% na yun, mahaba pa. Nagbihis lang, then, dalhin niya sa hospital. Pag sabi ko sa kanya, dadalhin ko na siya sa hospital, ayaw pa niya talaga. Sabi niya, tomorrow na lang, bukas na lang. Sabi ko, hindi, ngayon na, kailangan na. Tapos yung biyahe kasi sa amin, mula sa bahay hanggang hospital, mga 10 minutes lang. So, dun sa nag-struggle na siya, nahirapan na siya huminga talaga. Pagsakay pala sa sasakyan, hindi na siya makalakad. Then, ayun nga, habang sa biyahe na kami, hindi na siya nagsasalita. Pero pag daddy salita ka, umuunga lang siya. Then, pagdating dun sa hospital, yung reading ng oximeter niya is 1 na lang. So, talagang ang bilis nangyari. Tapos sabi lang sa akin ng doktor kung papayag ba ako ipatubuhan na siya. Siyempre ako, oo, agad ako. Di, ayun nga, di, pinatubuhan siya. Tapos, trinay siya i-resuscitate twice. Tapos
lumabas yung doktor, wala daw. Then, itatry pa raw. Kaso, naka-7 times na. So, parang ayaw na rin naman ng hospital kasi bugbog na raw yung katawan. So, yun nga. Dun ko nalaman na talagang wala na. Then, afternoon, nag-test ng COVID, lumabas na nag-positive siya. I'm so sorry for your loss. And marami ang similar ang pinagdadaanan ngayon. Marami ang nakaka-relate sa'yo kasi siguro meron silang kilala din na pass away dahil sa COVID o baka may COVID ngayon. How are you coping now? Sobrang lungkot pa din. Pero kasi kailangan kong maging strong para sa anak ko. Mm-hmm. Siyempre, ayaw kong makita niya na hindi ko kaya. Mm-hmm. So, kailangan magpakita ko na malakas ako. Then, lagi ko nang kinakausap yung husband ko na bantayan ako, ganun. Mm-hmm. Thank you. Napaka-strong niyo at na i-share to sa amin, sa mga viewers natin. Doble, no, yung strength dapat kasi as Opo. A mom. Mm-hmm. And also, you have to be strong for yourself and for your kids. Yun nga kaso, syempre, mas priority ko yung anak ko. Umiiyak ako pag wala siya. Mm-hmm. Pero pag andan siya, kailangan, hindi eh. Kailangan sabihin ko na, kaya natin to. Parang gano'n. Mm-hmm. Miss Cherish, saan kayo kumukuha ng lakas mo? Actually, sa anak ko lang talaga. Mm-hmm. Kasi alam ko, marami siyang dreams na dapat dalawa kaming mag-asawa. Mm-hmm. Pero dapat, dahil ako na lang, so ganun po, kailangan ko mapakita sa kanya na kaya ko kahit ako lang. Kumbaga, yung guidance na lang ng asawa ko, yun na lang din yung nagbibigay sa akin ng lakas. Kwento ko na rin, ilang days na nagsasabi ako sa kanya na magpakita siya, magparamdam siya. Nagpakita siya sa anak ko. So, kinukwento ng anak ko na masaya naman yung daddy niya, nakangiti lahat sa panaginip. Then, yung mga kamag-anak din na pinagkakakitaan niya, lahat naman masaya. So, nagugulat nga ako kahit yung pinsan ko sa ibang bansa na hindi naman niya nakakausap o hindi close. Kahit sa kanya nagpakita, tapos ang panaginip, puro nagtatawanan. So, sabi ko, parang feeling ko okay naman siya. Tapos isang beses lang, kinausap ko lang siya, sabi ko, magsabi ka lang sa akin na okay ka na. Kakayanin ko na, sabi ko gano'n. Medyo luluwag na yung loob ko. So, nagsabi siya sa akin, hindi ko manakita yung mukha niya, pero alam ko yung boses niya, na yun lang sabi niya na, huwag ka na mag-alala, okay na ako. So, the next day, sabi ko, ay okay na pala talaga siya. Yun, parang kahit papano, lumuwag yung sakit ng dibdib ko na nararamdaman. Mm-hmm. Napakatapang yun. Oo, kailangan ko kasi talaga. Kasi naka-quarantine kami, so dalawa lang kami ng anak ko. Hindi talaga ako pwedeng umiyak. Nang umiyak kasi andyan siya lang sa tabi ko. Ang hirap na nung hindi ko na-experience yung may nagko-comfort, yung may umayakap, yung ganun. Oo, sa text, oo. Pero kulang, parang kulang pa, di ba? Pero syempre, sabi ko nga, kailangan ko kong kayanin. Kasi pag bumigay ako, kawawa naman yung anak ko. Lalong mas mahirap pa ngayon dahil we're in the middle of a pandemic. Opo. Tapos hindi naman pwedeng nandyan lahat ng mga kamag-anak. Opo, totoo po yun. Ilan taon na yung anak? 14 years old po. So, bata pa talaga. Then, mas close kasi siya sa daddy niya talaga. Kasi lalaki po. So, yun din. Kung magkwentuhan man kami, hindi ganun kasing close sa daddy niya kasi mas nakakapag-open siya sa daddy niya. Mm-hmm. Pero sinabi ko naman na sa kanya na dalawa na lang tayo, kung ano yung gusto mong ikwento, i-open sa akin, i-sabihin mo para magtutulungan kami. So ngayon, medyo nagiging okay naman kami ngayon. Nagkukwento na siya. Yun. Mm-hmm. Nakakapag-usap kayo ng anak niyo? Pero hindi na namin masyadong, puro masaya na lang. Yung parang, yan daddy mo, tingnan mo, hindi pa rin tayo pinabayaan. Pero hindi na namin binabalikan talaga yung nangyari kasi ang hirap. Pero alam ko naman, minsan sumusulpot sa isip namin dalawa. Kasi nung nasa hospital pa lang ako, nung nakita ko na siyang wala, syempre di ba po parang ang sakit, ang daming gumugulo sa isip ko. Hindi ko alam kung sisisihin ko ba yung sarili ko, kung magagalit ba ako kay God. Kasi kinuha siya agad. So, yun nga, medyo may takot ako kay God. So, ang inisip ko na lang talaga noon, nung pagkawala niya, may plan si God. Hindi ko hawak buhay ng husband ko. Sabi ko, kay God naman to, siguro kinuha lang niya agad. Parang gano'n. Tapos, ang isip ko yung anak ko na naiwan ko sa bahay. Gano'n, kaya magulo. Tapos, paano yung future ng anak ko? Parang nagsama-sama. Pero, inalis ko yung isip na manise. Lalo na yung sisihin si God kung bakit nangyari.
itong nafe-feel natin na grief na to, malaking tulong siya para syempre maproseso mo yung isang bagay na sobrang painful at sobrang nakaka-apekto sa well-being natin. May grief tayo kasi meron tayong kailangan na i-work out, meron tayong kailangan na i-proseso, na pagdadaanan natin na grief. Tandaan natin na hindi ito fixed sa ating lahat kasi iba-iba tayo nang na-encounter na mga stages kasi nga people cope differently. So, iba-iba talaga tayo ng grieving process. May shock, may denial, may anger, may iba, may bargaining. Yung bargaining, ito common to na na-encounter ng mga tao na nawalan, no? Na nandun sila sa state of what ifs. Siguro kung yung time na yon pinagbigyan ko siya, baka hindi nangyari yan sa kanya. Hindi siya nakapunta dun sa isang delikadong lugar, hindi siguro siya nahawa, siguro wala siyang COVID ngayon. But again, it's a normal process ng grief. Hayaan mo yung tao na yun na isipin niya yon. Pero syempre, you have to observe kung gaano na niya katagal na dinadala yon. Minsan sa anger tsaka dun sa bargaining, usually yun yung feeling, yung guilt na sana may nagawa ako. Pero hindi mo kasalanan yun eh. Hindi mo talaga kasalanan. At minsan yung word na yon na sinabi mo sa kanya na hindi mo kasalanan, nakakatulong yun sa kanila para, alam mo yon, mabawasan yung bigat na nararamdaman nila kasi sinisisi nila yung sarili nila. Minsan yung galit papaloob. O kaya naman yung guilt sa kanila lang talaga. At this point, ang hirap kasi sobrang fresh pa. And na-mention nyo kanina na kumukuha kayo ng lakas sa anak niyo. Aside from sa anak niyo, saan ba kayo kumukuha ng support? Sa family, friends, talaga sa kanila. Lalo-lalo na yung mga nagkukwento sa akin na napapanaginipan nila si Sai na masaya. Parang mas gumagaang yung pakiramdam ko talaga doon sa mga naririnig ko. So parang, okay na yung asawa ko. Ganun yung pakiramdam ko pag nakakarinig ako ng mga kwento. Pero hindi ba ang hirap pag tinatanong ka ng paulit-ulit? Kahit ako, kumusta kayo? Okay ka lang ba? Paano nyo sinasagot yun? Sinasabi ko pa rin, sobrang lungkot, pero nilalakasan ko yung loob ko para sa anak ko. Hindi ko naman kasi talaga pwede sabihin, okay, kasi talagang matagal. O kaya talagang hindi na talaga magiging okay. Pero syempre, kailangan ko mag-move forward. Malungkot sobra, pero kailangan kong ituloy pa din yung buhay naming mag-ina. Kasi yun ang gugustuhin ng asawa ko para sa amin din. Alam ko naman, angel lang siya. Physically, wala siya. Pero sa puso't isip, nandun naman siya. Nararamdaman niyo ba na enough yung support na nakukuha niyo? Hindi kasi talaga eh. Kasi sa ngayon, syempre ang utak ko lang, namimiss ko yung asawa ko. So kahit siguro may mga nangangamusta, parang hindi pa din. Kasi hinahanap-hanap ko pa rin yung pag-uwi ko, and yung husband ko, yung ganun. You are grieving as wife and also as a mom. Para sa mga tao na nanonood ngayon na similar ang mga pinagdadaanan or pinagdaanan, anong pwede mong ma-share sa kanila? Ayoko sabihin na advice muna kasi parang hindi pa. Pero anong tingin mong dapat nilang marinig? Ang ginagawa ko lang talaga mapia is magdasal. Sobrang dasal lang kay God. Ang pinaka dinadasal ko lang is i-accept niya yung husband ko sa heaven. Yun lang. Kasi parang andito naman ako eh. So, parang inaalala ko pa rin siya na sana okay siya. Kasi ako okay naman dito. So, parang ang lagi kong dasal, God, i-accept niyo po siya sa kingdom niyo. Para maging peaceful siya. Yun lang naman. Lagi. Dasal. Tapos, laging sinasabi ko lang na huwag na siya mag-aalala sa amin. Kakayari namin mag-ina to. Kasi, ang dami rin naman na gustong sumuport sa aming mag-ina. Siyempre, ang ano yun, dahil mag-isa ako na lang nag-work. Siyempre, yung mga emotionally, financially, andyan kasi yan eh. Siyempre, ako lang nag-work tapos nagpapaaral ako, ganun. So, ang dami rin naman na nandyan na nagsasabi sa akin, huwag ka mag-alala, tutulong kami, ganun po. Before ka makarating dun sa acceptance, nandito yung testing. Paanong testing? Nandito na yung thought na konti, napapansin mo na gumagaan na yung araw, na binabalikan mo yung mga memories na oo, may sakit, pero nandun yung feeling na gumaan na siya compared before, na hindi na ganun kalalim sa'yo yung sugat. Hindi ibig sabihin na nakalimutan mo na siya. Kasi when it comes to grieving, wala naman tayong tinatawag na moving on eh. Kasi hindi naman yung basta face na kinalimutan mo lang yung isang tao. Moving forward, oo. Kasi yung mga lessons at yung mga bagay na natutunan mo dun sa tao na yun, kasama mo yun kapag nag-move forward ka, kapag nag-adjust ka na. So, nandun ka sa part ng test
existing kapag nandun yung takot, oo, pero mas lamang na dun yung feeling na gusto ko ulit subukang mabuhay. Kasi naiisip ko na gusto niya akong magpatuloy kahit wala na siya. Ihalintulad natin dun sa experience ni Ma'am Cherish. Yung pagsama niya or yung pag-share niya ng story niya sa holding space, ito ay paraan ng testing. Dahil binabahagi niya na yung experience niya. Sinusubukan niya kung kaya na ba niya na ibahagi itong experience niya na to sa ibang tao. Kasi sa paglalahad ng nararamdaman mo, dun mo nasusubukan eh kung naghilom ka na din talaga. Pero syempre kasama dito na may mga times na nandun pa rin yung sakit, nandun pa rin yung pait, na alala mo yung taong mahalaga sa'yo eh. Pero lamang din dun na ready na ako kasi nabubuksan ko na yung sarili ko sa mundo na ito na talaga yung nangyari. Kapag binabahagi mo yung storya mo sa ibang tao, nandun na din yung pagpasok ng ano ng pagtanggap. So kaya kung nandito ko sa testing at naibahagi mo yun sa mundo, parang pinakawalan mo na yung narrative na handa ka na, yung paghilom na ng sugat. Nandun na yung pag-sync mo doon or pag-process mo na, oo, nabahagi ko na sa mundo, nandito na yung parang nafe-feel niya na mukhang totoo na nga, nangyari na talaga siya, tapos na siya yung pangyayari. Pero syempre, dala-dala mo na yun doon sa environment or panibagong mundo na haharapin mo yung mundo na wala siya. Yun yung acceptance. Gano'ng ka-importante ngayon na maging strong ka spiritually? Kasi kailangan ibigay mo lahat kay God para lang gumaang din yung loob mo eh. Magtiwala ka lang talaga sa Kanya. Kasi sa Kanya naman galing yung buhay natin. So, siya rin lang din ang may karapatan na kuhain yon. So, parang yun nga sabi, hiram lang natin sa Kanya yung buhay na to. So, magpasalamat tayo kasi ilang years niya tayong pinagbigyan mabuhay. Parang ganun po. Masaya naman po kasi kami. Kaya sabi ko, nabitin lang. Kasi matagal na po kami kasi mag-boyfriend, so hanggang sa nag-asawa. So parang yung pagsasama naman namin, may away, pero most of the time talaga masaya kami. So sabi ko, bitin lang, pero maraming masayang alaala naman na ini. Honestly, Miss Cherish, I don't know how to comfort you. Oh. I don't know what words I can say to make you feel better, to make things lighter. And I don't think anything will make you feel better now. Anything I say, I mean, will make you feel better now. But thank you. Siguro yun na lang yung sasabihin ko. Thank you na pumayag ka na i-share yung kwento mo, na kami alam namin na napaka-fresh pa nito. At sigurado ko na marami ang nakaka-relate sa'yo ngayon at similar ng pinagdadaanan. Siguro yun ang mga natutunan ko sa inyo today is napaka-importante na hindi tayo magalit at manisi, na maging strong yung faith natin at dapat tuloy lang talaga yung buhay. Thank you. Thank you. Thank you so much. Siguro ang last na lang na i-ask ko sa inyo is gaano ka-importante na strong ang support system niyo sa mga panahon na to? Kasi pag bumigay ka, alam mong meron, kasi kagaya ko, meron akong anak na ako yung kanya rin kukuhaan ng lakas. So para sa akin, hindi ko kasi masabi na yung support din ng family. Syempre dahil friends, meron din kasi silang kanya-kanyang buhay. So parang ako, sa sarili ko, kailangan kong tumayo. Nandiyan yung family to support emotionally, pero hindi talaga yung buong buo eh. So ako para sa sarili ko, dapat isipin ko na, uy, ikaw lang din naman ang tutulong sa sarili mo. Wala namang iba. So meron ka pang anak na kailangan talagang alalayan. So, kailangan tinitingnan kanya na strong ka din. Parang ganun kasi ang gusto kong mapakita sa anak ko. Kaya, yun ang lagi ko sinasabi sa kanya na huwag siya mag-aalala kasi gagawin ko lahat para lang matupad yung dreams niya. Ganun. Basta kaming dalawa magtutulungan. Ganun po. Pero yung family, andyan naman sila to support. Pero syempre, iba pa rin yung ako yung talagang sa lakas ko na lang din ako kukuha. Miss Cherish, na-mention nyo kanina na nagbibigay sa inyo ng lakas pagka inaalala niyo yung mga memories niyo together, kahit nabitin yung masasaya. Doon kayo kumukuha ng lakas ngayon? Doon talaga, inaalala ko yung mga happy memories namin pag umaalis kami tatlo. Kasi kami mag-asawa na lagi na lang positive na, kunyari magka-problema. Kaya natin yan, unti-untiin natin yan. Ganun kami. Hindi namin minabadali yung mga solution agad. So step-step talaga. So ganun kaming dalawa, tulungan talaga. Nakakatulong sa'yo na isipin yung, na-recall yung mga memories na yun. Kumbaga, lagi nga namin sinasabi, kaya natin doon dalawa. So ngayon parang iniisip ko, Daddy, kaya natin to, nandyan ka lang. Yun lang din sinasabi ko. Alalayan mo lang ako, gabayan mo lang ako. Yun lang din, kahit wala siya. Yun lang yung sinasabi ko sa kanya na, gabayan mo lang ako, kakayanin ko to. Pero andya ka pa rin. Parang kinakausap mo. Opo, everyday po kinakausap ko siya.
kung umabot sila dun sa part na acceptance, that's good. Pero kung na-observe natin yung mga tao na to na nagsa-struggle pa rin sila, we have to remind them to practice self-care. Yun, maging familiarize tayo dun sa mga stages ng grief na yun. And pag nalaman mo yung mga specific na na-mention ko, halimbawa ng characteristics dun sa mga stages of grief na yun, matututunan mo din kung paano i-approach yung mga pangangailangan nila. We have to remind them every now and then to practice self-care. And of course, kapag na-observe natin na maaaring nag-a-appear na yung impairment and dysfunctionality, we have to encourage them to seek professional help kasi hindi naman ito kahinaan. Thank you, Ms. Cherish. Thank you so much. Alam naman natin na ang proseso na to ay hindi madali, hindi overnight. At siguro, I want our viewers also to know that nasa sa'yo yan eh, kung kailan ka na ready na mag-reach out ng kamay mo for help. Walang tama o mali pagdating sa timing nito dahil ikaw lang talaga nakakaalam. Yung anak niyo naman po ay magbo-birthday na next week. Ano po, mag-15 na po siya. Siguro kung mapapanood niyo to, anong gusto niyo i-wish para sa kanya? Sana ano lang, alam ko naman matutupad niya lahat ng pangarap niya para sa daddy niya. So, gusto ko lang isipin niya na andito lang ako palagi, family, friends, o lalo na yung mga kaibigan niya, laging siyang kinakamusta talaga. Then kami, tapos mga co-parents ko po din, yung mga friends din namin, yun. Yun din lagi na nagbibigay din ng ano sa kanya na nakakwento niya sa akin, Mami, kinamusta ako na ganito. Sabi ko, tingnan mo, ang dami rin talagang nagmamahal sa atin. Kasi sabi ko nga, mabait kasi kami ng daddy mo, kaya ganyan. Sabi ko, ganun. So yun, wish ko lang talaga matupad niya lahat ng pangarap niya at saka nandito ako to support you. Mm-hmm. At the end of the day, you have each other. Mm-hmm. You still have each other. And there's still tomorrow to look forward. Yes, opo. Thank you. Grieving is a human's natural response to loss and might take a long time to process. And there are a lot of resources towards healing that one can use depending on the resources available to them. Ate Cherish's resources includes her faith and happy memories that she shared with her husband. Dala rin ni Ate Cherish yung mga natutunan niya sa kanyang asawa na kayang lampasan ang kanyang problema ng pakonti-konti lamang. At gamit niya to para malampasan yung mga pinagdadaanan niya ngayon. She also drew strength from her son and her family and her friends. Maraming adjustments ang kailangan gawin ng isang tao to cope, like hugging and to be listened to by a loved one. But with COVID-19, it changes the dynamics. It simply does not allow us to grieve one another, and that's really hard. Cherish's story speaks on behalf of all our kababayans who lost their loved ones due to the virus. And I hope by listening to Cherish's story, you'll be able to find strength in your journey towards healing. Remember that there will always be someone who will sit beside you, especially if you're going through tough times. Please give yourself a butterfly hug like this, and I'll be sending you this virtual hug to make sure that you can feel our presence. Ito po muli, si Pia Wurtzbach. This is our last episode of Holding Spaces, Voices of Hope, and I hope nakabigay kami ng inspirasyon sa inyo. Magpapasalamat kami sa Flourish by Love Yourself at Mental Health PH para sa mga nagbibigay ng boses sa mga kwentong tiyak na tumatak sa ating mga puso at isipan. Maraming salamat din sa Alright Studios para sa pagbuo ng mga kwentong ito. Lastly, guys, thank you sa inyo. Tama, ikaw na nanonood dyan sa screen na to. Magpapasalamat ako sa'yo dahil hindi ka sumuko at patuloy kang lumalaban sa mga hamon ng buhay. Tuloy lang, laban lang, dahil habang may buhay, may bagong pag-asa ng bagong umaga. Hanggang sa muli, ito po si Pia Wurtzbach, and we will always be here for you in holding space to give you voices of hope. Maraming salamat and ingat palagi. Mwah. Sorry. Ano pa nangyayari sa nila?